Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa at isa pong kagalakan muli ng iyong lingkod ay nabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay nasa ika-25th season na ng Prayer and Devotion ng Church of the Living Faith. At ang ating pong tema sa gabing ito ay Living for God, or in other words, in Tagalog, ay nabubuhay tayo para sa Panginoon. At ang ating pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay nakasulat po sa Job chapter 12, verse 10. Sa NIV version, ito po ang sinasabi, "In His hand is the life of every creature and the breath of all mankind." Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po akong manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, na muli kami po ay binigyan mo ng pagkakataon para mag-aral ng iyong mga salita. Kaya hiniling ko po sa iyong banal na Espiritu na siyang kumilos at manguna sa aming kalagitnaan. At hindi po namin magagawa ang lahat ng ito, Panginoon, kung wala ka po sa aming gawain ito. Kaya pangunahan mo po kami, Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan, tunay na nanggagaling sa iyo. At buksan mo ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon, para maunawaan namin ng lubos ang mga salita mo. Ikaw po ang maging guro at tagapagturo sa gabing ito, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas at papupurihan, Panginoon. At anumang gawain ng kaaway, ito po ay aming sinasaway, Panginoon, na hindi po makapasok at hindi po makapangkulo. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming pong gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Sa Job 12:10, ito po ang sinasabi sa Tagalog. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. No? Napakaganda po ng ating pong pag-aaralan sa gabing ito. At kung ito po ay lubos nating mauunawaan, napakaganda po ng plano ng Panginoon Diyos sa tao. Okay? Kung ang Panginoon ang nagpapagalaw ng lahat ng bagay, maging sa hayop o maging sa buhay ng tao, ibig sabihin, tayo po ay nasa ilalim ng pangangalaga at pag-aalaga ng Diyos. At iyan po ay maliwanag na nakasulat sa Biblia. No? At atin pong mapapansin yan, maging sa hayop, ay kontrolado po ng Panginoon. Isa pong halimbawa sa Matthew 10:29. Ito po ang sinasabi. Hindi ba't pinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayon pa man, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng Ama. Nakikita niyo po yon? Kontrolado po ng Panginoon. Excuse me. Ang lahat ng kanyang nilalang. Maging sa tao, no? Sa araw ng kanyang kapanganakan at kung papaano tayo mabubuhay sa mundong ito at kailan tayo mamamatay. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang kapakanan. Ibig sabihin, we are controlled by God. Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay, maging ang tao. Pero ito ay merong gustong ipabatid ang Panginoong Diyos sa atin bilang tao.
Alam niyo po ba na ang lahat ng kanyang nilalang, ang tao lamang po ang naiiba? Dahil ang tao ay nilalang na kalarawan at kawangis ng Diyos. Napaka-espesyal po ng pagkalalang sa tao. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit, dahil may purpose po ang Panginoon Diyos sa tao. Ano po iyon? Yung kapamahalaan ng Diyos, unawain po natin, no? Yung kapamahalaan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, ito po ay ipinagkakatiwala ng Diyos sa tao. Mamahala o magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha ng Panginoon. At yan po ay nakasulat sa Genesis 1, chapter 1, verse 26. Even the full authority, ibinigay ng Panginoon sa tao yan. At ito po ang aking ipaliliwanag. Ano ang kahalagan ng living for God? Alam niyo po ba na ang lahat ng kanyang nilalang, ang tao lamang po ang naiiba? Nung unang panahon, nabubuhay ang tao, no? Nung unang panahon, nabubuhay ang tao in accordance to his will and his directions. Yung kalooban niya at kagustuhan niya lamang ang gagawin ng tao. At kung susundin ng tao ang kanyang kalooban, magiging maganda at masaya ang buhay ng tao. Sa totoo lamang po, ang ganda ng plano ng Panginoon sa tao. Unawain po nating mabuti, no? Ang mga bagay na nilikha ng Panginoon bago likhain ang tao, ang lahat ng ito ay para sa pangangailangan ng tao. Para po tayo magkaroon ng magandang buhay. Pero tandaan po natin na yung pangangalaga at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga nilikha, ito ay sa tao niya ipinagkakatiwala. At ito po ang special instructions ng Panginoon Diyos sa tao. Pangalagaan at alagaan ang mga nilikha ng Panginoon. At kung ito po ay pangangalagaan na taalagaan po natin ng ayon sa kanyang kalooban, ay mapapaganda po ang ating pamumuhay. Ngayon, ang utos ng Diyos na pamahalaan ang mundo at ang lahat ng buhay dito ay isang utos na magkaroon ng kasanayan sa gawaing ito. Ibig sabihin, maging bihasa tayo sa bawat bagay na nilikha ng Panginoon Diyos. Dahil kung hindi natin naiintindihan ang ating pong pangangalagaan, eh hindi po tayo mapapabuti. Ibig sabihin, maging bihasa daw tayo sa bawat bagay. No? Kaya ngayon sa panahon ngayon, nagkakaroon ng division
ang pag-aaral ng mga tao sa bawat nilalang ng Panginoon. Di ba? Meron doon sa Department of Agriculture, Department of Natural Resources, Department of Fisheries, o Bureau of Fisheries, yung mga ano, no, sa dagat, sa pagpaparm, sa pag-aalaga ng hayop, lahat ito ay pinag-aalaga at dapat tayo ay may kasanayan. Para, bakit? Para mapangalagaan natin ng mabuti ang mga bagay na kanyang nilikha para sa tao. Ngayon, kung natatandaan ninyo, nung unang panahon na sumuway sa utos ng Diyos ang tao, doon na lumabas ang kasalanan. At naging masuwayin ang tao sa Diyos. At ano pa? Inabuso ng tao ang kapamahalaan na ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa tao. Na yung magandang buhay sana na ang plano ng Panginoong Diyos ay napalitan ng kahirapan. No? Naiintindihan po natin at naunawaan. Bakit ko po nasabi ito? Naging abusado ang tao. Hindi niya pinangalagaan ang mga bagay na nilikha ng Panginoong Diyos para sa pangangailangan ng tao. Bigyan po natin ng halimbawa para maging malawak ang ating pong pangunawa. Halimbawa, doon po sa mga marine life o aquatic resources na pinagkukunan po natin ang pagkain galing sa dagat. No? Hindi lamang po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ay inaabuso ang dagat o ang mga laman ng dagat. Binibigyan tayo ng kaalaman kung natututunan po natin kung paano ang mga isda. Binigay po ng Panginoon Diyos ang lahat ng kaalaman na yon. Pero may mga tao na inaabuso yung authority na ibinigay ng Panginoong Diyos sa tao. Halimbawa po, yung kung paano po mga isda. Dito na lang po tayo sa Pilipinas, huwag na po tayong lumayo. Ang panghuhuli po ng isda na dapat po na gumamit tayo ng net o yung tamang laki para masala kung anong laki ang ating makukuha, ay yun po ang tamang kaparaanan. Pero mayroon po mga tao na inaabuso po yung panghuhuli po ng isda. Ano po yun? Katulad po sa Pilipinas, sa ibang lugar, maging dyan nga dito sa ating Manila Bay na nung araw, ang ginagamit po nila ay dynamite fishing. Ngayon, kung dynamite fishing ang ginagamit nila, pati yung mga isda na nangingitlog na dapat manganak na dumami ang isda, yung mga marine life, yung mga corals o yung mga na nagbibigay ng pagkain sa isda, ang lahat na ito ay nasira ng tao. Eh, dito na lang sa Malabon, nung araw, kung titingnan nyo po, na nung araw, doon po sa aming bahay, dahil tabing ilog po kami, na doon po ako na nanguhuli ng isda, sari-sari pong talaba, tahong, yung mga clam, shells, yung mga lukan, mga batotoy, whatever, no? Ang lahat ng yan, tilapia, bangus, ay nasa ilog lamang. Pero dahil inabuso ng mga tao ang mga kalikasan, doon po tinatapon yung mga chemicals na mga residyo ng mga kumpanya na hindi tama ang kanilang mga pag-dispose, ay dinidispose sa ilog. Kaya ngayon wala na tayong makita isda sa ilog. Kaya ngayon lalayo ka pa bago ka makapanghuli ng isda. Kaya ano nangyayari? Ang napahamak, walang iba kundi ang tao. Naiintindihan niyo po, nauunawaan niyo.
ang gusto sanang mangyari ng Panginoon. Kaya, wala. Sa panahon ngayon, doon sa ibang bansa, may kontrolado na nila yung laki ng ano, ng mga crabs na kinakailan more than 6 inches ang crabs na uhulihin mo. Pagka ano ko doon, magmumulta ka. Pagka babae, hindi mo pwedeng hulihin, itatapon mo ulit dahil yon ay nanganganak. Pero sa Pilipinas, ultimo kasi laki ng hinlalaki ko ng ano ko po, ng hinlalaki ko po ay hinuhuli natin maging babae. No? Wala po tayong pangangalagang maganda. Hindi po natin napangangalagaan ng maganda ang ipinagkaloob ng Panginoon. Ang consequences niya, eh walang ibang apekto kundi ang tao. Isa pong halimbawa, natural resources o yung mga puno, no? Na ang puno po sana ay nagpipilter po ng mga carbon dioxide, yung mga toxic na nilalabas ng mga kumpanya. Yan po pinipilter niya at inilalabas niya naman po ay ang pressed air o pressed oxygen, no? Kaya inanya, sinasala niya. Yun po ang kahalagahan ng puno. At ang isa pa po ay ito po ay nag-hold sa lupa para hindi po magkaroon ng erosion o landslide. Pero dahilan sa abuso ng tao, nagkakaroon po tayo ng illegal logging, nagkakaroon po tayo ng hindi tamang pagbunot ng mga puno, hindi po tayo nagtatanim. Ang lahat ginagawa ng subdivision, maging sa bundok, ay inaabuso ng tao. Kaya ngayon, walang iba kundi ang apektado tayo. Kita nyo, libo-libo ang namatay. Landslide, baha, no? Pati yung mga dumi, no? Wala tayong pangangalaga, ito'y bumabalik sa atin. Kaya yung pinagkatiwala ng Panginoon, hindi po natin napangalagaan ng mabuti. No? Sa agriculture naman, o sa mga pag-aalaga ng hayop, no? Dati ang pinakakain natin, yung talagang mga natural na pagkain ng manok. Pero ngayon, panay chemicals na na iniimbento ng kung sino-sino para magkaroon na nga ng ano, na mapalusog ang manok. No? Ang mga baboy, ganun din po. Kaya kung titingnan nyo, ang lahat ng inaibibigay na dahil sa ignorance ng tao, ang naibibigay niya, ang naidudulot niya sa tao, walang iba kundi yung masamang epekto. Ano yon? Yon, katulad ng sakit. No? Kaya wala po tayong ano eh, wala po tayong katutunguhan. Maging ang mga climate change o ang ating pong kalawakan, masyado na pong polluted kaya nagkakaroon po ng epekto sa malaking epekto po sa ating ozone layer, no? Na ang ating pong kalawakan ay masyado ng polluted. Kaya nagkakaroon po ng climate change. At ito po ay dahilan sa kamangmangan ng tao. Hindi po natin pinangangalagaang mabuti ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung naiintindihan ninyo ang ating topic sa gabing ito, na living for God, hindi natin dapat inaabuso ang lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Nabubuhay tayo para sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa ikabubuti ng sangkatauhan. Dapat nating gampanan ang ating tungkulin na pamahalaan ang mundo ng buong karunungan at kahusayan hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya napakaganda po ng ating pong topic na gusto po na mai-repress ang plano ng Panginoon Diyos kung paano
nabubuhay sana ang tao sa mundong ito. Okay? Ngayon, sa ating pong pagtatapos, meron lamang po akong important reminders. Ano? At gusto ko po na hindi pa naman po huli ang lahat. At meron pa po tayong magagawa at meron pa po tayong may kukontribute para po magkaroon ng patuloy na pagbabago for the next generation. This is only a reminder. Being a Christian and followers of Christ, hindi tayo nabubuhay sa sarili natin, sa sarili lang natin, kundi we are living for God. Unawain po natin mabuti yan. Ituwid natin ang tama at mahalin natin ang lahat ng kanyang nilikha. May buhay man o wala, gawin natin ang tunay na kalooban ng Panginoong Diyos habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Tayo ay nabubuhay para sa Panginoon at hindi para sa ating sarili lamang. Tandaan po natin, ang diablo po, ang kanya pong trabaho ay to steal, to kill, and to destroy. Alam po natin yan. Para mabuhay po tayo sa Panginoon, kinakailangan po kontrolado natin ang diablo at hindi ang diablo ang kumokontrol sa atin. Okay? Kaya napakaganda ng ating pong topic ngayon. Kung papaano po mabuhay para sa Panginoon. Kung ating pong susundin ang lahat ng ito, naniniwala po tayo for the next generation, ang ating mga anak ang siyang magtatamasa ng mga kabutihang ginagawa natin. Okay? Kaya yan po ang ating pong topic sa gabing ito. Marami pong salamat at magandang gabi po sa bawat isa. At naniniwala ako na konti man ang ating pong napag-aralan, pero malaki naman ang ating natutunan. Kaya sumayin niyo po ang pagpapala po ng Panginoon sa bawat isa. Marami pong salamat at magandang gabi po sa bawat isa. At sa lahat po ng ating tagapakinig. Kaya samahan niyo po akong muling manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Tunay na napakabuti mo sa bawat salita na iyong inihayag sa gabing ito. Panginoon, totoo po ang lahat ng ito. Nagkaroon po kami ng maling kapamahalaan sa ipinagkatiwala mo sa amin. Masyado po naming inabuso ang authority na ipinagkaloob mo sa amin, na dapat sana na magkaroon kami ng magandang buhay sa mundong ito. Pero dahilan sa mga pag-aabuso ng tao, Panginoon, ay naroon, nararamdaman na po namin, Panginoon, unti-unti ang kahirapan. Kaya, Panginoon, sa mga kasalanan na amin pong nagawa, patawarin mo po kami. Alam namin, Panginoon, na meron pa pong pagkakataon para po namin i-correct ang amin pong
mga maling nagawa sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ito pong aming naging topic ay isang napakagandang karunungan na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, kung papaano po namin pangangalagaan ang mga nilikha mo sa mundong ito, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na magbigay ng pagkakataon na patuloy po naming halungkatin at hukayin, Panginoon, ang mga sikreto ng salita mo. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa gawain ng po ng Church of the Living Faith, ang prayer and devotion na ito, Panginoon. Salamat po na ang bawat isa ay patuloy na ginagamit mo para sa paghahayag ng mga salita mo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ng iyong anak sa Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Okay? Kaya tayo po muli ay manalangin po sa ating pong mga prayer concern. No? Ang ating pong ipanalangin, huwag niyo pong kalilimutan, ang ating pong bansa, church, ang ating pong iglesia, at yun din po ang mga pamilya. Okay, at yan po ay araw-araw po nating idudulog sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong kalilimutan yan, maging ang mga prayer concern ng mga kapatiran natin na humingi ng panalangin, katulad po ni Michael, na asawa po ni Jean Joyce ay nagkakaroon po ng nakakaranas po ng pagsakit ng kanyang ulo, at siguro po ito ay sa sobrang init, at naniniwala ko, Panginoon, naniniwala tayo na ang Panginoon ay hindi po nagpapabaya, at ang lahat ng po ito ay bibigyan tayo ng kagalingan ng Panginoon. Ganun din po sa nabasa ko doon sa group chat po natin kay Jed, at ganun din po, nandun po yung pananakit ng ulo, at wala na po akong balita, bagamat ito po ay napag-pray namin at naniniwala din po tayo ang kagalingan ay pinakalob na rin po ng Panginoon. Pero ganun pa man ay isama din po natin sa panalangin. Okay po, at marami pong salamat sa bawat isa, at magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa bawat isa. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At hanggang sa muli, God bless you all.